Magandang araw sa iyo, mga kagaling. Alam kong kaya mong kinlik ang video ito ay para malaman mo ang buhay ng isang bayani na nag-alay ng talino sa bayan dahil sa kanyang masidihing pagnanais ng pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, asimilasyon, at representasyon sa Espanyol Cortes o Parlamento ang mga Pilipino. At alam mo ba, hanggang ngayon ay wala pa talagang pambansang bayani ang Pilipinas? Kinikilala lamang natin si Dr. Jose Rizal na pambansang bayani dahil sa ito ang alam na nakarami. Pero alam mo ba na si Marcelo H. del Pilar ay isa sa mga pinagpipili ang maging pambansang bayani? Bago tayo magpatuloy, sana ay mag-subscribe ka sa aking channel at ilike ang video ito para sa mga kaalaman at kasaysayan. Sino nga ba si Marcelo H. del Pilar? Si Marcelo H. del Pilar ay isang propagandista at satiristang revolusyonaryong Pilipino. Sinikap niyang itaguyod ang mga makabayang sentimiento ng mga ilustradong Pilipino o tinatawag na burguesya laban sa imperialismong Espanyol. Si Marcelo del Pilar ay ipinanganak sa Kupang, Bulacan noong 30 ng Agosto 1850. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at sa bandang huli sa Universidad ng Santo Tomas kung saan natapos niya ang kanyang kursong abogasya noong 1880. Sa kagustuhang makamit ang katarungan laban sa mga pang-aabuso ng mga praile, natake ni Del Pilar ang pagkapanatiko at pagkukunwari at pinagtanggol sa korte ang mga mahihirap na biktima ng diskriminasyon dahil sa kanilang lahi. Dahil sa kanyang pagkadulubhasa sa Tagalog ay nagawa niyang pukawin ang kamalayan ng masa para sa pagkakaisa at matagal na paglaban sa mga malulupit na Espanyol. Noong 1882, itinatag ni Del Pilar ang pahayagan ng Diyaryong Tagalog upang ipalaganap ang mga demokratikong liberal ideya sa mga pagsasaka at magbubukid. Noong 1888, ipinagtanggol niya ang mga kasulatan ni Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng pagbibigay ng polyeto laban sa pag-atake ng mga praile na nagpapakita ng kanyang matalas na pag-iisip at malupit na panlilibak sa mga kahangalan ng mga praile. Noong 1888, tumakas mula sa pag-uusig ng mga pari si Del Pilar at pumunta sa Espanya. Noong Disyembre 1889, pinalitan niya si Graciano Lopez Haina bilang editor ng La Solidaridad, isang pahayagan ng mga reformistang Pilipino sa Madrid. Itinaguyod niya ang mga layunin ng pahayagan sa pamamagitan ng pakikipag-unay ng mga liberal na Espanyol na pumapanig sa kapangalan ng mga Pilipino. Ang mga paghihirap ni Del Pilar ay nagdagdag sa kadahilan ng ang pera upang suportahan ang pahayagan ay naubos na at walang anumang palatandaan ng agarang tugon mula sa kapangyarihang Espanyol. Bago siya mamatay dahil sa sakit na tuberculosis, tinanggihan ni Del Pilar ang posisyon ng mga gusto ng asimilasyon o paglagom at magsimulang magplano ng isang armadong pag-alsa. Malakas niyang pinagtibay ang paniniwala na ang paghimagsik ay ang huling lunas, lalo na kapag ang mga tao ay naniniwala na ang mapayapang paraan ay walang saysay upang masiguro ang mga lunas sa kasamaan. Ang ideyang ito ay naging inspirasyon ng katipunan ni Andres Bonifacio, isang lihim na revolusyonaryong organisasyon. Namatay si Del Pilar sa Barcelona, ika-apat ng Hulyo, 18, 1896. Salamat sa panonood. Magkarinigan muli tayo sa susunod.